Hello clickers, welcome back to my channel. Ngayon ay magluluto naman ako ng adobong manok. Para makaluto tayo ng adobong manok, siyempre ang kailangan natin ay manok. Ano pa ba? Tapos dahil ang gusto ko sa adobong manok ay medyo matamis, lalagyan ko siya ng asukal, laurel, dahon ng laurel, tapos luya, bawang, sibuyas, siyempre yung magic ng sarap, magic sarap, paminta, yung crack lang, tapos suka, oil. Ang ginagawa ko po bago buhay ng apoy ay ilalagay ko muna ang karne at mga regado sa kawali. Ayan po. Kapag nilagay ko na po ang karne, ang isusunod ko na po ay ricardo, bawang, ayan. Tapos sibuyas. Pinag-aalo-halo ko na po siya. Siyan po, luya. Laurel. Tapos paminta. Yung paminta po ay crack lang. Hindi po siya durog na durog. At hindi rin po siya buo. Isang magic sarap. Isang buo po ang nilagay ko, magic sarap. Tapos ang ilalagay kong po ang toyo, yan po, isang tasa po. Yung tasa pong yan, yung pantakal ng kanin. Isang tasa pong toyo. Tapos ang suka naman po ay kalahating tasa. Hindi po natin ipapareho ang dami ng suka at toyo kasi pag madami suka, aasim siya. Katamtaman lang po yan. Pag kalahati lang. Isang taas ang toyo. Tapos ang isusunod natin, asukal. Depende po sa inyo kung gusto nyo medyo matamis. Lagyan po natin ng asukal. Pero kung ayaw nyo naman ang may tamis, pwede pong hindi lagyan ng asukal. Tapos isang taas ng tubig. Para meron po siyang sabaw. Pagkatapos po natin ilagay lahat ng ricardo, haluin lang po natin konti. Tapos saka natin bubuhay ng apoy. Diyan po hindi na po naglalagay ng asin kasi ang pinakaalat na niyan ay yung toyo. Ayan po, pag nakasalang na po, pwede na po natin takpan. Tapos hintayin lang natin siyang kumulo. A few moments later. Ayan, kumukulo na po siya. Pwede na po natin siyang balterin ng mga karne para magpantay ang luto. Ayan. Babaliktarin po natin isa-isa. Tapos pag nabaliktad natin isa-isa,
papakuluan po ulit natin para pantay po ang luto ng karne. Ang pagpapakulo ko po umabot siya ng 8 to 10 minutes. Yan po, nabaliktad na natin lahat. Pwede na po natin siyang takpan uli para mapakulo uli. A few inches later. Yan po. Tapos, yan po, nakulo na. Pagkatapos po niyan, ang gagawin ko naman ay tatanggalin ko siya sa sabaw. Ang ginagawa ko po sa karne, pinipirito ko po siya ng mga 5 minutes. Yan po, pagkahango po niyan, ipipirito ko siya. Pag nahango ko na po lahat yan, magpapainit na po ako ng mantika. Tapos yan, ipipirito ko. Ayan po, isasalang ko na siya sa kawali. Mas masarap kasi siya pag pinirito, mas malasa. Para sa akin. Pero pwede rin po namang hindi na pirituhin. Ang ginagawa ko lang po, pag ako nagluluto, pinipirito ko para mas malasa yung manok. Itayin lang po natin pumula. Balik tarin po natin para magpantay ang luto. Pag mapula na po siya, ang gagawin ko, ibabalik ko po ulit sa sa sabaw yung pinagtanggalan ko kanina. Tapos pakukuluan para talagang malasa-malasa, tapos malambot ang karne, parang humihiwalay na sa buto.
Yan po, mapulo na yung karne. Pwede natin ilipat ulit sa sabaw na pinagtanggalan natin kanina. Tapos pag kinilipat natin, pakukuluan lang po natin siya. Pag nasalang na po natin uli, hintayin po natin kumulo. Kumukulo na po. Pag kumulo na po, haluin lang po natin. Tapos pag nahalo na natin ng mabuti, pwede na natin siyang hanguin. At titikman ko na po ang adobong manok. Diyan niyo po makikita talagang humihiwalay sa butuhan laman, sa sobrang lambot.